hugasan ko lang po muna. Tablespoon all-purpose flour, 1/4 teaspoon paminta, 1/8 teaspoon salt, chicken powder seasoning or magic sarap, lalagay po tayo ng cheese. 50 grams na cheese o mas marami pa po. Mahina lang po ang apoy kasi baka masunog. Ganyan lang po. Ito po natin sa pinakaloob. Bali 50 grams po ito. Kayo na po ang bahalang magbawas o magdagdag. Ayan po. Sayang. Ayan. Mahina lang po ang apoy para po hindi masunog ang ating niluluto. Basta ganitohin nyo lang po para magdikit-dikit siya. Tapan ko lang po. Mga 2 minuto lang po. Yan, naka 2 minutes po ako. Tingnan po natin. Una. Yun. Okay na po ito sa 2 minutes. Dito po magdadagdag ako ng harina. Para po, hindi lang maghiwa-hiwalay. 1 teaspoon lang po, pwede na. Baliktarin ko po muna. Ganyan po itsura niya. Ganyan lang po. Ganyan. Ang bango. Lalagay po ako ng mantika. Libot po. Ayan. Ayan. Mahinang apoy lang po. Super hina po. Tapos tatakpak ko po uli. Tapan ko uli. Lutuin ko po uli sa loob ng 2 minuto. Ayan. 2 minuto na po tayo. Tingnan po natin. Ayan. Hindi pa po luto. Basta panay lang din po ang tingin para hindi po kayo masusunugan. Ayan, ang sarap. Ilalagay po ako sa ibang. Bali, 6 grams po ito. Butter. Lagyan ko po uli ng butter. Ayan. Nasa sa inyo po yung kung gusto ninyo maglagay ng butter o hindi. Pero mas nakakadagdag sarap po. Napakabango po at napakasarap. Ayan. Wow. Masarap po ito sa ketchup, mayonnaise at ketchup. Nung ko po pagka may ketchup. Ayan po. Ayan yung ketchup. Mmm. Sarap.
crunchy pa po yung sibuyas. Pero hindi po maanghang. Sarap po.